Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoong Hesukristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Pangonan ay narito muli upang pangunahan ang episode 210 ng Ride On Ministry. Araw po ng Linggo, October 25, 2020. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words. Ride On with the Sound of Praise, Worship, and Prayer. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, marapatin mo, Panginoon, na Ikaw po ay aming makaulayaw sa pananambahang ito, O Diyos, na amin pong iniaalay sa inyo. Hindi lamang po ang Ride On na ministry, kundi lahat po ng mga churches na pinapangunahan ng inyong mga manggagawang lingkod at gayon din sa pakikiisa ng bawat kaalib, Panginoon, saan man dako sa mundong ito. Pagpalain mo't pangunahan, O Diyos, ng iyong Santong Espiritu at Ikaw, O Diyos, ang siyang mahayag sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. So tayo po ay magsilapit sa banal na presensya ng ating Panginoon sa mga sandaling ito ng ating pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Sa akin pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Sa mga panahon na ito, mga ka-ride on sa Panginoon, tayo po ay magsilapit sa banal na presensya ng ating Panginoong Hesukristo, panahon na tayo po ay magtitika-tika sa Kanyang banal na harapan. Ano man ang mga bagay-bagay na kung saan ay pagkukulang natin sa Kanya at gayon din sa ating mga kapwa, ay atin pong ipanalangin, pagsisihan, at hilingin ang Kanyang pagpapatawad at paglilinis sa atin. Manalangin po tayo ng matahimik saan man tayo dako naroon. Thank you.
pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. Kapag ang ating paglapit at pagsusumamo sa ating Diyos ay tunay at wagas, Siya na nakababatid ng ating mga puso ay tunay nga naman na Kanyang ipinagkakaloob ang Kanyang pangunawa, ang Kanyang pangmasid, ang Kanyang pagbabatawad at paglilinis sa lahat ng ating mga pagkukulang. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain o Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain o Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan ng dugong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan, handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, purihin po natin ang ating Panginoon sa pagkakataon na ito. At tunay nga naman na napakabuti ng ating Panginoong Diyos na Siyang pinakasentro ng ating mga buhay. Kung kaya't lagi-lagi na sa Kanya natin inilalagak ang ating mga pagpupuri, ng ating pagsamba, ng ating pagpapasalamat, at maging sa ating pakikinig sa Kanyang mga salita. Kung kaya't ang araw na ito, sa hanay po ng Protestantismo ay Linggo ng Reformasyon. Linggo, pero yan ay papasadahan natin pagdating doon sa pinaka-petsa mismo kung kailan nangyari yung Reformation sa pangunguna ni Martin Luther. At yan ay naganap, yes, October 30. Yeah, October 30. Ilang dekada ang nakalipas, matagal na yung panahon na yun. Gayon, ihanda po natin ang ating mga puso sa pagtalakay ng Kanyang banal na salita. Kayo ho may excited na sa banal na presensya ng ating Panginoon at narito ang ating mga puso't buhay na handang magsilapit sa Kanya. E tayo po ay excited nga dahil po sa tayo po ay nagising na maluwalhati. Ginising tayo ng Panginoon at naramdaman natin ang Kanyang kalabit na gumising ka na, maaga na. At araw ng Linggong ito, pananambahan. Kaya nga naman napakabuti at napagagaling ng ating Panginoon at lagi po tayong pinalalahanan Niya. Kung kanya't ang atin pong tatalakayin, sa araw na ito, mga ka-ride on sa Panginoon ay ayon doon sa ating pinaka-leksyonaryo.
Mateo, Kabanatang 22, sa mga talatang 34 hanggang 40, na meron din mga parallel biblical verses from the two other Gospels. Ayon kay Marcos, Kabanatang 12, talatang 28 hanggang 34. At gayon din ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanatang 10, talatang 25 hanggang 37. Na kung saan ay yan ay merong kinalaman sa pinakamahalagang utos. Ang pinakamahalagang utos na kung kaya't ang hamon ay atin pong gawin at isapamuhay habang tayo ay nabubuhay sa daigdig na ito. Pero bago natin talakayin yan, ay nais ko muna umawit ng isang awitin para may handa yung ating mga puso, lalo na ngabang lingkod ng Diyos na kanyang kakasangkapanin. Medyo po ay isinulat bilang mga kompositor ni Claire D. Cloninger and Archie Jordan, na kung saan ito naman ay inawit ni B.J. Thomas. At itong awitin na ito ay gospel song at isa ho sa mga paborito po natin na inaawit po paminsan-minsan. Tenderness there.
You gave me love when nobody gave me a prayer. That's why I call you Savior. That's why I call you friend. You touch my heart, you touch my soul, and help me start all over again. That's why I love you, Jesus. That's why I always care. You gave me love when nobody gave me a prayer. Yes, amen sa ating Panginoon sa napakagandang awit na yan, at yan ay matagal nang gospel song. Pero ang laman ng mensahe ng awit na yan ay gayon na lamang. Patungkol sa pag-ibig. You gave me love when nobody gave me a prayer. Ngayon ay atin hong talakayin itong napakahalagang passage natin. Ang pinakamahalagang utos na yan ay nakasaad din doon sa Old Testament. Kung merong sampung kautusan nang Diyos Ama na kanyang ibinigay sa panahon ni Moises, sa panahon na kung saan ay sila'y naglalakbay mula sa Ehipto at doon sa Mount Sinai, ay doon na ipinagkatiwala ng Diyos Ama ang sampung kautusan. Mahalaga ang sampung kautusan na yan. Pero makikita natin kung ano ang pinakabuod ng sampung kautusan. Ngayon ang konteksto dito, ngayon sa apat na Gospels. Unahin natin sa pinaka-main na passage natin, the Gospel of Matthew, sa kabanatang 22, sa mga talatang 34 hanggang 36, na ganito po ang sinasabi. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang na patahimik ni Jesus ang mga Sadduceo, at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. So, ang motibo at layunin ng kanyang pagtatanong kay Jesus ay upang subukin si Jesus. At ito ang kanyang tanong, Guru, alin po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Yan ang kanyang katanungan. Ngayon, pasyalan naman natin yung kung anong sinasabi diyan sa bandang Marcos 12:38, na ang sinasabi naman diyan ay ganito.
narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo na tanto niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga sadyosyo. Kaya lumapit siya at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Ngayon, hindi maaari hindi natin pasyalandin yung kung ano naman ang pagkakasabi sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanatang 10, sa mga talatang 25 hanggang 28. Na kung saan ay sinasabi diyan. Talatang 25 ng Lucas, Kabanatang 10. May iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sa magigita niyo yung senaryo na merong mga dagdag na mga pangungusap diyan, ano ang dapat kong gawin upang makamit ng magkamit ng buhay na walang hanggan? Ngayon ang naging kasagutan ni Jesus. Diyan din sa Ebanghelyo na yan. 26 hanggang 28. Sa pamagitan ng isang tanong. Kasi doon sa ibang gospel ay direkta na kaagad na sumagot si Jesus, pero dito kay Lucas nagkaroon ng katanungan si Jesus diyan sa nagtatanong. At ang naging katanungan niya, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nakasulat sa kautusan? At gayon din ang kanyang pangalawang taon, tanong, ano ang nababasa mo roon? Kaya't ang naging katugunan ng nagtatanong ay ganito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. Apat. Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Maganda ang kanyang naging kasagutan sa tanong ni Jesus. Kaya nga po ang naging kasagutan din ni Jesus sa kanyang sinabi, at yung kanyang sinabi ay totoo. Tama ang sagot. Yan ang sinabi ni Jesus. Pero ang kasunod sa kanyang kasagutan ay gawin mo iyan. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Gawin mo iyan at mabubuhay. Ngayon, pasyalan natin doon sa Ebanghelyo ayon kay Mateo at kay Marcos. Ayon kay Mateo, Kabanatang 22, talatang 37 hanggang 40. Sagot kaagad ni Jesus ang nataladyan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip.
pero hindi nakalagay yung buong lakas. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pagkatapos, sinundan ni Jesus ng mga katagang sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at Nang at ang turo ng mga propeta. Sino mga prophets yun? Mga propeta sa lumang tipan. Ngayon, ang pagkakasabi naman doon sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kabanatang 12, talatang 29 hanggang 31. Ganon din, direktang sagot ni Jesus. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pero may dagdag yan. Pakinggan mo, Israel. Pakinggan mo, Israel, ang kabuuan ng Israel, ang bayang pinilin, pinalaya, pinili ng Diyos. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Yan ang sinabi ni Jesus. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Dito, kompleto dito. Kompleto yung Ricardo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Wala nang utos na hihigit pa sa mga ito. At ang naging kasagutan ng eskribang nagtatanong, tama po, guro. Tama po, guro. Totoo ang sinabi ninyo, isa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, ng buong pag-isip, buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. So, kita natin yung kabuuan ng konteksto. Alam ng nagtatanong ang pinakamahalagang utos. At alam na alam din ni Jesus yan. Tunay nga naman, ang sinabi ni Jesus na meron lamang nag-iisang Panginoon. Isang Panginoon na nag-iisa at wala ng iba pa. At tunay din yung sinasabi ni Jesus na itong pinakamahalagang kautusan na ito ay wala ng makahihigit pa. Ano mang klase ng kautusan. Dahil itong kautusan na ito na pinakamahalaga. Ang mga ito ang siyang pinakabuod. Pinakasubstansya. At yan ang siyang pinakasalalayan. Nang buong kautusan ni Moises at gayon din ng mga
turo ng mga propeta, including all other regulations, laws that were created noon at maging sa ngayon. Yung sinabi ni Jesus na pakinggan mo, Israel. Sa konteksto ng panahon na iyon. Ngunit sa panahon na ito, yung sinabi niyang pakinggan mo, Israel. Ang Israel na ito na tinutukoy ni Jesus na kung saan ay nire-represent o kinakatawan ang lahat ng mga bansa, ang lahat ng mga tao na sinasabihan ni Jesus na nararapat na pakinggan ang pinakamahalagang utos. Ang mga kautusan na iyan na naging dalawa ang kanyang buod mula sa 10 kautusan. Ang may akda ng 10 kautusan ay walang iba kundi ang nag-iisang Diyos lamang. Ang ating Panginoong Diyos. At siya rin ang may akda nitong pinakamahalagang utos na hindi ho karagdagan o amendment doon sa pinakasampung utos. Alam ninyo, mga kapatid sa Panginoon, napakahirap umibig. Pero napakadaling sabihin ang mga salitang I love you. Minamahal kita. Iniibig kita. Iniirog kita. Sinisinta kita. Ginugugma kita. Ay ayaten ka. Zaranghe. Pero doon sa katotohanan at realidad ng buhay na konteksto na kung saan ay sinabi ni Jesus sa nagtatanong sa kanya na eskriba, na bagaman alam na alam niya, kompleto na alam niya, yung patungkol sa pinakamahalagang utos na kung saan sinabi ni Jesus sa kanya na tama ang sagot. Pero ang kanyang maigting na habilin, gawin mo iyan at mabuhay ka. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Yan ang habilin ni Jesus. Marami na hong nangako ng pag-ibig. At pati yung langit at lupa ipinangako. At pati yung mga stars, mga bituin, ay ginawang kwentas. Pati yung mga salitang na sinasabi na Pexman, cross my heart. Maniwala ka. Sa mamatay man o hindi, talagang minamahal kita. Iba naman nagsasabi na I love you 3 times a day. E kung i-multiply mo ngayon ng 364 days, ilan na yon? 3 times a day.
Wala tayong calculator. Mga matatamis na lumalabas sa labi patungkol sa pag-ibig. Kung marami ang nagtagumpay sa tunay na kawagasan at pagsasapamuhay, pagsasagawa ng katotohanan, inaasahan ng pag-ibig na ito ng Diyos sa ating lahat. Eh, meron din mga hindi nagtagumpay na kung saan ay nauwi sa salita lamang, sa nguso lamang, pero sa totoong aksyon ng buhay, hindi nakikita ang kawagasan at katotohanan ng pag-ibig sa realidad ng pag-ibig na sinasabi ni Jesus. Kung sinasabi man ni Jesus ang pinakamahalagang utos na yan ay walang makahihigit, na siyang pinakasalalayan ng buong kautusan ni Moises at gayon din ng mga katuruan ng mga propeta. Because God is love. Ang pag-ibig ang siyang nananalaytay sa Diyos na ito. At ang pag-ibig na yan, walang katapusan, hindi nagmamaliw, hindi mapagpanggap, hindi mapagkunwari, kundi totoo down to earth na pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao sa mundong ito. With all the continuing time and opportunities na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ang kanyang walang hanggang malasakit paghihintay sa paglapit ng tao sa kanya, ang kanyang walang labis-labis na pangunawa, pagbibigay ng sapat na panahon upang mabigyan ng panahon ang bawat isa, upang ang bawat panahon na yan ay pahalagahan ng tao. Upang siya ay magmahal sa Diyos. Pero paano ang tao na kanyang mamahalin ang Diyos kung ang tao ay malayo ang puso sa kanya? Kung ang tao ay malayo ang isip sa kanya, kung ang tao ay kulang ang kapahayagan sa lakas na ipinagkakaloob sa kanya upang makita ang konkretong kahulugan at kabuluhan at pakinabang ng pag-ibig. Mga kapatid, mga ka-ride on sa Panginoon, ang pag-ibig ang dumadaloy sa buhay ni Jesus. Ang pag-ibig ang siyang dumadaloy sa kanyang kaisipan. Ang kanyang pag-ibig ang siyang dumadaloy sa kanyang puso. Ang kanyang pag-ibig ang dumadaloy sa kanyang kalakasan. At ang pag-ibig ang siyang dumadaloy sa kanyang buong kaluluwa na nais niya na ipalasap, iparanas, gawin, isabuhay
ng tao at sa pag-ibig na ito diyan sa mabubuhay. Diyan lalakad sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Diyan lalakad sa liwanag ng kanyang mga salita. Alam ninyo itong pinakamahalagang kautusan na ito. It embodies the totality of human existence. And likewise, the totality of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Being connected to us as long as we are indeed willing to be connected kay Jesus. Buong puso, yan ang panloob na dimensyon ng ating buhay. Nang buong kaluluwa, yan ang panlalim na dimensyon ng ating buhay. Buong isip, yan ang pangkaisipan na buod ng ating katauhan. Maliit na utak, pero unlimited sa kanyang function, sa dami ng iniisip ng tao. At ng buong lakas at yan naman, yaong panlabas na kabuuan ng ating pagkatao. Kaya kung pagsamasamahin natin yung dalawang panloob, isip at puso at gayon din yung panlalim na dimensions at gayon din yung panglakas natin, panglabas na dimension ng ating kabuuan. What a holistic manifestation of our love to Him. And of course, sa ating kapwa, nang gayon din ng ating pagmamahal sa ating mga sarili. Kumusta ang ating mga puso? Kumusta ang ating mga isipan? Kumusta ang ating mga pag-iisip? Kumusta ang bawat kalakasang ibinibigay ng Panginoon sa atin sa araw-araw? Ano ang ginagawa ng ating mga puso, ng ating mga isipan, ng ating kaluluwa, ng ating kalakasan, ng ating pag-iisip? Lahat ba ng mga ito sa kanyang kabuuan ay naaayon sa kalooban ng Diyos at sa kanyang naisin o kaya nagpapaayon sa kanya at sa kanyang mga salita? Nakakonekta ba ang buong puso natin sa kanya? Nakakonekta ba ang ating kaluluwa sa kanya? Nakakonekta ba ang ating pag-iisip sa kanya? Nakakonekta ba ang ating lakas sa kanya? Ang tanong sa mga tanong na yan, gaano kadalas na nakakonekta ang mga iyan sa kanya? Lagi-lagi pa? O paminsan-minsan? Di ho ba napakasarap na magpuri, sumamba at maglingkod sa ating Panginoon? At gayon din, kung meron tayong ginagawa, kung ginagawa natin na buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, what a tremendous and amazing experience with a glowing sense
of joy in the Lord, with peace and tranquility, with contentment, and awesome manifestation and revelation of this God in Jesus Christ to the power and the manifold acts of His Holy Spirit. Ngayon, pinalalahanan tayo ng Panginoong Diyos for us to examine, assess, evaluate again the condition of our totality as far as these greatest commandments na sinasabi ni Jesus. Gaano natin kamahal ang Diyos? Nang pag-iisip lamang ba? Nang puso lamang ba? Nang kaluluwa lamang ba? Nang pag-iisip lamang ba? Nang lakas lamang ba? We need all of these dimensions, my brothers and sisters in the Lord, in order for us to be completely with our love to our Almighty God in Jesus Christ. Upang sa kanon, ano man ang ating pinagdadaanan sa araw-araw, ano man ang mga posibleng maaari nating isipin, ano man ang mga posibleng maaari natin maramdaman, ano man ang mga panghihina, at ano man ang mga nangyayari sa kapaligiran na maaaring tayo po ay niyuyugyo. Kapag nasa maayos at tama ang ugnayan natin sa Diyos na dumadaloy ang pag-ibig na siyang salalayan ng ating relasyon sa Kanya. Kahit napakabigat ang problema, ang ating mga hinaharap na mga challenges, meron pa rin tayong kagalakan, nagpupurin pa rin tayo, nananalangin pa rin tayo, sumasamba pa rin tayo. Hindi pa rin tayo nakakalimot sa Diyos. And still, we enjoy life to the fullest because we know na ang Diyos ay suma sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Mabuti ang Diyos at hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Pero hindi kompleto ang pinakamahalagang kautusan kung hindi ho kasama yung pangalawang sinasabi din mismo ni Jesus. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tapos sinabi niya na wala nang hihigit pa sa mga utos na ito. Alam niyo, sa pangalawang bahagi, marami hong bumabagsak niyan. Marami pa rin na pinipili kung sinong ibigin. Marami pa rin na hindi kayang magpatawad sa kapwa. May mga tao pa rin na nagsasabi sa kanilang kagalit over my dead body. Hindi ko mapapatawad yan. Mga iba naman ay isinusumpa ang kanilang kinaalitan. Ang mga iba naman na punong-puno ng pag-ibig sa unang pinakamahalagang utos, nandun naman ang pagpapakumbaba. Nandun naman ang kabutihan, nandun naman na taglay niya. Ang sinasabi ni
Apostol Pablo, Galatians chapter 5 verse 22 at sa usunod ng mga kataga, ang bunga ng banal na Espiritu. Ang pinaghaharian at pinamumugaran ng pag-ibig ng Diyos na kanyang mga anak, hindi ho mahirap sa kanila ang magpatawad. Hindi mahirap sa kanila ang umibig sa kapwa, gayon din sa mga inaakalang hindi kaibig-ibig. Sa mga gumagawa ng perwisyo sa kanila, nandun pa rin na kung saan pag-ibig pa rin ang nananalaytay, nangaghahari sa kanya ang pag-ibig ng Diyos sapagkat suma sa kanya ang Diyos, suma sa kanya ang Espiritu Santo at suma sa kanya, nagmamanifest sa kanya ang bunga ng Espiritu. Kaya nga si Jesus, kahit na ginawan siya ng hindi maganda, rinato siya bilang tulisan, bilang kriminal, pinahirapan, ipinako sa krus, namatay. Pero hindi ho namatay ang kanyang pag-ibig. Hindi ho namatay ang kanyang malasakit. Hindi ho namatay ang kanyang kababaang loob. Hindi namatay ang kanyang mga sakit at habang. Lalong naging kinakitaan ng kawagasan ng pag-ibig sa panahon na kung saan napakatindi ang kanyang naranasan. Kaya nga John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life." Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanglibutan, kaya binigay niyang kanyang bugtong na anak, ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, may mga tao ba na hindi natin kayang patawarin? May mga tao ba na magpahanggang sa ngayon ay galit pa rin tayo? May mga tao ba na kung saan ay sinusumpa natin? May mga tao ba na kung saan ay iniiwasan natin? Na kahit nasa gitna ng makipot na daan ay iniiwasan pa rin. Gaano ba kahirap ang magpatawad? Gaano ba kahirap ang tumanggap muli? Gaano ba kahirap yung magbigay uli ng pagkakataon for reconciliation, for unity? Kung tayo ay aasa lamang sa ating mga sarili, hindi natin kaya. Pero kung tayo ay aasa sa Diyos, sa kanyang pag-ibig at sa kanyang pangunguna ng kanyang banal na Espiritu, posible na tayo po ay gagamitin ng Diyos na maging peacemakers. Maring tayo ay gagamitin ng Diyos na maging reconciliators. Gagamitin tayo ng Diyos bilang kanyang mga ambasadores. Gagamitin tayo ng Diyos upang maging counselors, tagapamagitan sa ikapapayapa.
Alam niyo, merong kwento na ganito. Ewan ko kung totoo. May dalawang klase daw ng tao na namatay. Yung isa, nasa loob ng kanyang ataol, pero ang kanyang itsura at labi ay parang payapa at nakangiti. Ngayon, yung isa naman, nakahiga doon sa ataol, pero ang nababanaag sa kanyang mukha ay parang galit. Parang nagingisi ang kanyang mga ngipin. Parang hindi mapayapa. Ngayon, tinanong ngayon na nagkukwento, bakit ganon yung isa at bakit ganon yung isa? Alam mo, kapatid, yung isa na nakahiga sa ataol at malungkot na malungkot, parang galit na galit at nakangisi ang kanyang ngipin bago namatay yan. Galit na galit. Meron siyang matinding kaaway. Hindi niya mapatawad. At yun pa ang kanyang iginasawi. Na high blood, na stroke, namatay siya. DOA, dead on arrival. Ngayon isa naman, bakit naman yung isa ay nakangiti? Parang ganyan, ngayon ako nakakita ng ganyang tao na nakahiga sa ataol na nakangiti at parang masaya mapanata. Alam mo ang kapatid na yan, bagaman mahirap ang kanyang kalagayan, marami siyang dinanas na mga pagsubok sa kanyang buhay, kanyang napagtiisan. Kahit na may problema siya, merong kawalan sa kanyang buhay, nandun pa rin ang ligaya, kagalakan sa kanyang puso. Bakit? Tinanong siya ulit. Dahil ang taong iyan, nung siya ay nabubuhay at maging sa huling sandali ng kanyang buhay, mahal na mahal niya ang Diyos. Inilan niya ang kanyang buhay, ang kanyang talent, panahon, resources sa paglilingkod sa Panginoon, bagaman siya ay kapos salat sa buhay. Kahit na meron siyang mabigat na pagsubok, dinadaanan, nandun pa rin ang sigla. Kagalakan, hindi naapektuhan. Mapagmahal sa Diyos yan. At may malasakit at habag sa kanyang kapwa. Nakita natin ang pagkakaiba ng dalawang iyon. Nasaan tayo doon sa dalawang nakahiga sa ataon? At alin doon ang siyang pipiliin natin? Nakalalagayan bago tayo mamatay at maging sa panahon na patay na tayo. Yung mag-isa na mapagmahal sa Diyos, naglilingkod, punong-puno ng kagalakan. Kahit na may panubok na kanyang naranasan, o kayo yung isa na nakahiga sa ataol, na malungkot, parang galit, na nagingis ang kanyang ngipin, na hindi nagpatawad. Tayo po ang nakababatid, nakakaalam kung alin yugto sa ating buhay ang pipiliin natin. Ngayon, balikan natin ang ating passage. Ayon doon sa Marcos 12, talatang 34, nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot.
yung sagot ng isang iskribang nagtatanong sa kanya. Kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ngayon, wala nang maangas na nagtanong kay Jesus mula noon. Ano naman ang sinasabi sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 10, Talatang 29. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya. Tinanong niya uli si Jesus at ang kanyang naging katanungan, sino naman ang aking kapwa? Dito ngayon, isinilaysay ni Jesus ang kanyang kasagutan. Mula talatang 30 hanggang 37, sapagkat diyan na tayo magwawakas. May isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Inarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit na kanyang kasuutan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataon na dumaan ang isang saserdote, lingkod ng Diyos to. At pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at tuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang lebita, lingkod din ng Diyos to sa panahon na yon. Sa hanay po ng relihiyon ng mga Hudyo. Ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritano nga naglalakbay na naparaan doon, nakita niya ang hinarang at siya'y nahabang. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. E sinakain ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inilagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Ngayon ang tanong ni Jesus sa kanyang isinalarawan na pangyayari. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita sa kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Ang naging katugunan ng iskriba ang nagpakita ng habag sa kanya. At ang sinabi ni Jesus sa kanya, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Alam ninyo, ang ginamit dito ni Jesus sa kanyang pagsasalarawan, yung dalawa na kung saan ay bahagi ng relihiyon ng mga Hudyo. Isang saserdote, ibig sabihin pari. Isang lebita, lingkod din ng Panginoon. Pero hindi sila nakakitaan ng pagmamahal, ng habag. Ibig sabihin noon ay hindi ho naaayon doon sa pinakamahalagang utos na sinasabi ni Jesus. Samantalang yung Samaritanong hindi Hudyo,
Kinakitaan siya ng malasakit ng habag. Inilaan niya ang kanyang panahon, ang kanyang resources, dulot ng kanyang pagmamahal ng tunay. Sinakay niya, dinala sa bahay panuluyan, inilagaan doon. Pero ginawa doon ay nilinis muna niya nang langis at alak ang mga sugat. At gayon din, dahil meron siyang gagawin pa, nagbayad siya, at kung meron pang kakulangan, ay babalik siya at kanyang babayaran pa rin. Alam niyo, mga kapatid sa Diyos, ang tunay at wagas na pagsunod sa dalawang napakahalagang kautusan ng Diyos ay kinakailangan po na sa buhay natin, sa araw-araw, saan man dako, sino paman, na kung saan ay nangangailangan ng habag ng tulong at pagmamahal, huwag na huwag natin ipagkait. Kahit aming sinabi ni Jesus sa nagtatanong, nagawin mo at mabubuhay ka. Dito naman, umayok at gayon din ang gawin mo. Isinasabuhay ang kabuuan at kawagasan at inasahan ng pag-ibig na yan na pinakamahalagang kaudusan. Dahil wala hong magiging katuturan kung hanggang labi lamang. Walang katuturan kung hanggang isip lamang, kundi kinakailangan ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Gayon din, iyong mamahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Meron tayong pananagutan na dapat natin gampanin. Kaya nga ho, sana isaalang-alang natin lagi ang mga ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ngayon, nagawin natin ang ating paghahandog ng ating mga kaloob sa ating Panginoong Diyos. At ang mga handog na yan ay ating pong italaga sa Kanya. At gayon din, ang mga handog na yan ay ating pong ibigay sa church natin na kung saan tayo po ay kaanib. Upang sa ganon ay matugunan din ang pangailangan ng church na kung saan tayo ay kabilang. Sa iba't ibang ministries and missions, projects, the support for the staff, at gayon din sa mga lingkod ng Panginoon sa kanyang ubasan, ay gawin natin na may pag-ibig, na masaya tayo at naliligayahan, sapagkat mahal na mahal natin ang Panginoon. Mahal natin ang kanyang iglesia, mahal natin ang ating kapwa. Mahal natin ang mga ginagampan ng ministeryo at misyon ng ating church.
kung hawak ninyo ang offering ninyo. Ialay po natin sa Panginoon ang mga kaloob na ito. Aming Ama at aming Diyos, Ikaw po ang siyang nagpapalawig ng aming buhay. Sa inyo nanggaling ang aming kabuhayan, Panginoon, at lahat ang meron kami, O Diyos. Salamat po, pinagpapala mo kami sa araw-araw. At kami naman, Panginoong Diyos, na inyong pinagpapala. Hayahayaan ninyo na pagpalain namin, Panginoon, ang aming kapwa. Ang aming iglesyang kinabibilangan, Panginoong Diyos, na maging sa pamagitan ng panalangin at sa mga kaloob na ito, Panginoong Diyos, ay magpatuloy ang iba't ibang ministeryo at misyon ng church at sa iba pang mga gampanit at pananagutan. Kaya pagpalain mo, Panginoon, ang lahat po ng mga churches, mga church workers at mga kaanib, Panginoon, saan man sila naroroon, Panginoong Diyos. At patuloy na padaluyin mo ang blessing mo sa bawat isa sa kanila. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, Amen sa ating Panginoon. At tayo po ay dumako sa ating panalangin sa pagkakataon na ito. Meron ba tayong dapat na ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos? Meron ba tayo na kung saan ay kabigatan na dinadanas natin sa kasalukuyan? Meron ba tayong mga problema na nais natin dalhin sa Kanya? Meron ba tayong mga karamdaman na nais po natin na hilingin sa Diyos ang Kanyang pagpapagaling? Isa ba tayo sa mga nakakaranas ng mga anxieties, depression at nais natin na maibsan? Meron ba tayong mga personal and family na prayer requests sa Kanya? Nais ba natin na italagang ating mga buhay sa Kanya? At nais ba natin na ma-renew uli ang ating pagkatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay? Kaya habang inaawit ang awit na ito, damahin natin ang presence ng Panginoon. Magnilay-nilay po tayo. At kung alam naman ninyo ang awit na ito, pwede kayong makisabay sa pag-awit na ito. Na ito ay isinulat ng mga songwriters S.J. and A.P. Hontiveros. Na ito naman ay inawit ni Bugoy Drilonias, Pananagutan. Tayong lahat ay may pananagutan.
kalapitan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ngang mag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayo po ay magsilapit sa banal na presensya ng ating Panginoon sa pagkakataon na ito. Sa diwa ng napakahalagang pagsamo at paglapit natin sa Kanya, damahin natin ang presence ng Panginoon. Panginoong Jesus, maraming maraming salamat po, O Diyos, nitong araw na ito ng Linggo. Laan para sa pananambahan ng lahat ng bumubuo ng inyong pangkalahatang iglesia. Sa pamumuno ng inyong mga tinawag, pinili at isinugo na mga manggagawa. At sa lahat ng mga leader laiko at mga kaanib, Panginoong Diyos, na nakikisa, nakikipagtulungan, nananambahan sa inyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoong Diyos, napakarami namin na dapat na ipagpasalamat sa inyo sa araw na ito. Ang mensahe ng buhay na muli mong ipinarinig sa amin. Salamat po sa hamon. Salamat sa inyong pag-alaala, sa iyong habag, kabutihan, katapatan at pagmamahal sa amin. Patunay ang buong nakalipas na buong linggo na hindi mo kami iniwan ni pinabayaan man. Bawat saglit ng aming buhay naririyan ka lagi, nag-iingat, nagliligtas. Rino, protektahan mo kami, pinagpapala. Tinutugo ng aming mga pangailangan. Kaya tanggapin mo, O Diyos, ang mga pagpapasalamat ng mga kapatid na ito, O Diyos, anumang klase at kadahilanan ng pagpapasalamat, Panginoon. Salamat din, Panginoong Diyos, sa lahat po ng mga nakarecover sa kanilang mga sakit dahil sa COVID-19. Nasa Pilipinas ay umabot na po sa araw na ito ng 313,112,000. At sa buong mundo kasamang Pilipinas, O Diyos, ay umabot po ng total recoveries na 31,654,014. Salamat po sa lahat ng mga pagamutan, mga quarantine facilities, medicines, food, prayers, at sa lahat, Panginoong Diyos, ng mga medical essential frontliners, Panginoon. At iba pang mga frontliners, Panginoong Diyos, na inyo pong kinasangkapan ng mabisa.
Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga nanunungkulan at bahagi ng pagnanasang kung saan, Panginoong Diyos, dumating ang panahon na maaga, Panginoong Diyos, na kung saan ay totally na magplaplate ng curve ng COVID-19 at mawawakasan na ang global pandemic na ito, Panginoong Diyos. Kaya salamat din sa bawat pamunuan ng bawat bansa sa buong mundong ito. Mula sa presidente, prime minister o ano pang katungkulan hanggang doon sa iba't ibang mga rehiyon, mga lalawigan at mga lungsod, mga munisipalidad at gayon din sa lahat po ng mga barangay at gayon din sa lahat ng mga tinatawag na smallest unit in the society, ang mga pamilya na binubuo ng bawat individwa. Panginoong Diyos, salamat po sa inyong pagpapaalaala lagi. Salamat sa inyong habag at malasakit. Salamat, O Diyos, sa pagtugon mo at salamat din sa mga naturang paglilingkod para sa bayan at para sa mga nangangailangan, lalo na sa mga pasyente, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na sila pong lahat ay inyong pagpalain. At lahat, Panginoong Diyos, na mga gumaling ay patuloy na sila'y magaling na. At hindi na mag-recur ang COVID-19 sa kanilang katawan, kundi patuloy na, O Diyos, na sila'y laya na sa COVID-19 na ito with your blessing sa kanilang pamilyang kinabibilangan. Panginoong Diyos, gayon din po na kung saan sa bawat may problema, alalahanin, anxiety, depression, anumang pinagdadaanan. Tulungan mo sila, Panginoong Diyos, na maibsan, na matugunan ang kanilang mga pinagdadaanan sa panahon na ito, O Diyos. At gayon din sila, Panginoon, na kung saan ay nasa iba't ibang pagamutan, quarantine facilities, na inaaruga, Panginoong Diyos, ng mga medical essential frontliners. Ang mga total cases sa Pilipinas, Panginoong Diyos, na umabot na po sa araw na ito ng 367,819, Panginoon, at sa buong mundo kasamang Pilipinas, na umabot na po ng 42,913,640, Panginoon. We pray, dear Lord, for complete healing and recovery. Good health and wellness, Panginoon, sa lahat po sa kanila. And of course, may you also provide, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Gayon din sa kanilang mga gastusin, Panginoong Diyos. And may you also continuously use effectively and mightily all those who are in the front rank doing their respective tasks and responsibilities as a way of extending concrete manifestation of love and mercy and compassion to those who are in the midst of being contracted by COVID-19. Ingatan mo rin sila at pagpalain at proteksyonan, Panginoon, nang sila hindi mahawaan, O Diyos. Nang sila'y makapagpatuloy na naglilingkod na malusog ang kanilang pangangatawan. Lord Jesus Christ, gayon din sila na nangalulungkot. Panginoong Diyos, pagpalain mo sila nang sila'y maibsan katulad po ng mga nawalan ng trabaho, mga nagsara ng mga kumpanya, maliit man, katamtaman man o malaki man, Panginoong Diyos, na business, enterprises, Panginoong Diyos, tulungan mo sila nang maibsan sila. Nanawa, Panginoong Diyos, ay sila makaahon na managana, Panginoon, muli ang livelihood, ang ekonomiya, Panginoong Diyos, ng bansa
gayon din sa larangan ng pribada at gayon din sa larangan ng religious at gayon din sa iba pang mga sektor at individual na mamamayan, Panginoong Diyos. Blessings upon blessing, yes, healing upon healing, Panginoong Diyos. Protection upon protection, Lord Jesus Christ, inyo pong ipalaganap, ipalasap sa bawat isa. And of course, with assurance, Panginoon, to comfort all those who are in the midst of pain and sorrow because nawalan sila ng mahal sa buhay. Panginoong Diyos, palakasin mo sila, pagpalain at matugunan ang kanilang mga pangailangan at patuloy na maikintal sa kanilang mga puso at isipan, Panginoong Diyos, at panghawakan ang iyong mga salita din ng iyong pangako, Panginoon, na mayroong pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. Lord Jesus, unto thy hands we indeed commit and entrust all the bodies, souls, and spirits of every person who passed away because of the COVID-19. For your continuing care and reign over them all in your kingdom. Panginoong Diyos, hindi po namin nakakalimutan lahat po ng merong may karamdaman sa panahon na ito, O Diyos. Tulungan mo po sila at kahabagan at pagmalasakitan, Panginoong Diyos, at nang sila'y makararanas po ng ibayong kalunasan, kagalingan at kalakasan, Panginoon, good health and wellness, Panginoon, at gayon din ang kanilang pangangailangan sa araw-araw, saan man silang naroon sa mundong ito. Katulad po ng kapatid na Jaime Reyes, Panginoong Diyos, kapatid ng Leminista Leonora Dato at gayon din ang kanyang mga kakilala, Karina Roman, dyan sa Los Angeles, United States of America, na nag-undergo po ng chemotherapy na meron siyang breast cancer at gayon din ang kapatid na Vinter de O'Connor, tatlong taong gulang na meron leukemia at gayon din ang kanyang lolo Faustina Bonga Silva na meron din siyang pinagdadaan, Panginoon, na cancerous, sila'y mula dyan sa Abukay, Bataan. Panginoong Diyos, pagpalain mo sila nang matanggap nila, Panginoon, ang kalubusan ng iyong pagpapagaling at pagkakaloob ng kalakasan, Panginoon, at maging ang kanilang mga pangailangan. Ang kapatid ng Helita Domingo Milanes, Panginoong Diyos, gayon yung kapatid na Beatrice Tigna ng Kalasyaw, Pangasinan, Panginoong Diyos, tulungan mo ang mga kapatid na ito nang sila'y maibsan. Maging maayos ang kanilang kalusugan at malapatan, Panginoon, ang karampatan ng kagalingan, Panginoon. Gayon din pong kapatid na Lali si Bedo ng Project 7 Quezon City, Panginoong Diyos, na kung saan ay nag-undergo pa rin ang kanyang therapy upang sa ganun ay siya makalakad na maayos at makapagpatuloy sa kanyang educational teaching ministry sa isang paralan dyan sa bandang Project 7 Quezon City. Lord Jesus, patuloy po ninyong haplusin at ipanumbalik, Panginoon, ang kanyang maayos at malakas, malusog na kalusugan, Panginoon. Gayun yung kapatid na Merla Sembrano, Panginoon, ng Imus City, Cavite, Panginoong Diyos, ang kalubusan, ang kagalingan at kalakasan kailangan niya, marapatin niyo, Panginoon, at gayun din ang mga taga-Mindanao na kakilala ng kapatid na Dignus Rutumicos, Baby Akira, Joy Magat, na mayroong asma, Josie Linsagan Lisondra, na may cancer, gayun yung kapatid na Charito Grabino, may asma, Lucy Enriquez, na meron siyang masakit dyan sa kanyang hip bone, Panginoong Diyos. Patuloy po ninyo nakatagpuy ng mga kapatid na ito at ipagkaloob ang kanilang kailangan na, Panginoong Diyos, na lubos na kagalingan at kalakasan. And with your blessing sa bawat pamilya nila at matugunan din ang kanilang pangailangan. Gayun din ang kapatid na Tanyel Alsaga, baka man siya'y nakalabas na sa pagamutan, kailangan pa niya, O Diyos, ang lubos na kagalingan at maayos na kalusugan. Pagpalain mo ang siya, ang kanyang buong pamilya dyan sa Malabon City, Metro Manila. Ang kapatid na Leti Lacandas, o Panginoon ng Marilao, Bulacan. O Lord, pagpalain mo ang kapatid na ito, o Diyos, sa kanyang pinagdadaanan. Nang siya ay maibsan, Panginoon, at completely na matanggap niya ang lubos na kagalingan at kalakasan ng gagaling sa inyo, Panginoon, pagpalain mo ang kanyang buong pamilya.
Matugunan din ang kanyang pangailangan at gayon din ka Panginoon Diyos ang kapatid Remio Nunan. Nang sito Balanga Bataan na nandyan pa rin sa bandang isang home care center sa Quezon City. Lord Jesus Christ, patuloy po ninyo na abutin ang kapatid na ito sa kanyang pinagdadaanan. Patuloy na kanyang maramdaman at maranasan ninyong kahabagan at pagtulong at pag-ayuda, Panginoon, upang siya ay naiibsan, upang siya, Panginoong Diyos, ay maging malakas ang kanyang katawan at kalusugan ay gumaling, Panginoon. Palayan ang kanyang pamilya at kayo din ang kanilang mga financial na pangailangan. Gayun din ho ang kapatid na Diaconal Minister Rosana Salibalot ng Gift Methodist Church, Kalawag, Quezon, Panginoon. Ang kanyang lubos na kagalingan at kalakasan, Panginoong Diyos, ipagkaloob po ninyo, Panginoon, sa kanya. Nang kanyang may pagpatuloy ang kanyang ministeryo ng paglilingkod, silang mag-asawa bilang mga lingkod mo, Panginoong Diyos. Pagpalain din ang kanilang pangangailangan sa araw-araw at sa tuwi-tuwin. Ang kapatid na Rupo de la Cruz de la Peña, Panginoong Diyos ng Jacinto, Pangasinan. Umaasa kami na pagpalain mo rin ang kanyang pamilya at gayon din dyan sa bandang Calgary, Canada, Panginoong Diyos, sapagkat nandun ang kanyang asawa pero ang kanilang pagnanasa, Panginoong Diyos, na mapagkalooban sila ng kagalingan at kalakasan, Panginoon. Lord Jesus, marapatin po ninyo. Mag-asawang Apolonio de la Peña, Rosalinda Hinal de la Peña, nang iiba silang Cavite, Panginoong Diyos. Inyo po silang aalalayan lagi at tutulungan, Panginoon, sa kanilang mga pinagdadaanan. Nang kanilang malubos, Panginoong Diyos, na matanggap ang kalusugan na maayos at kagalingan, Panginoon. Ang kapatid na Reverend Gina Asensio ng Dibolok Methodist Church, dyan sa bandang Dibolok, Lari del Misamis, Occidental Mindanao, Panginoon, sa kanyang pinagdadaanan, Panginoong Diyos, pagpalain mo siya at ipagkaloob, Panginoon, ang complete healing recovery, good health and wellness, at matugunan din ang kanilang financial need at pagpapalat tagumpay ng kanilang ministeryo mag-asawa bilang mga pastor. Gayun din kapatid na Rolando Mariano, Panginoong Diyos, na kung saan ang kanyang asawa ay meron din karamdaman na nandyan sa Mindanao. At ang kanilang anak na dyan sa Manabaliches, Caloocan City, Panginoong Diyos, na may karamdaman din. Tulungan mo, Panginoong Diyos, sila nang sila'y maibsan at gumaling, Panginoon, ng tuluyan. Palayan din ang kanilang financial need at ang kanilang buong pamilya sa araw-araw at gayon din kapatid na Lily Boromio ng Nagilian Isabela, na marapatin niyo, Panginoong Diyos, na lubos na kanyang matanggap din ng maayos na kalusugan at kagalingan. Ganyan kapatid na Diconis Noemi Sanchez Pascasio na merong breast cancer dyan sa Isabela, Panginoon. Pagpalain mo siyang kanyang pamilya, sila mag-asawa bilang mga lingkod mo. At higit sa lahat, Panginoong Diyos, nang may pagtagumpay ang kanilang ministeryo at gayon din na makararanas sila, Panginoong Diyos, ng kagalingan at makalaya sa breast cancer na ito, Panginoon. At matugunan din ang kanilang financial needs sa araw-araw. Ang kapatid na Evelyn Rosalia Castillo, Panginoon, na mayroong asma, Panginoon, dyan sa bandang Solano, Nueva Vizcaya, Panginoong Diyos, tulungan mo ang kapatid na ito. Nang kanyang matanggap, Panginoon, ang lunas, kalayaan mula sa kanyang pinagdadaanan, Panginoon, na sakit, Panginoon. Lord Jesus, yan ay kahilingan po at marapatin po ninyo at pagpalain ng kanyang buong pamilya. Ang kapatid na Amelita Anonical Celestia ng Talim Island, Binangaw ng Rizal, pagpalain niyo rin ang kapatid na ito. Nang sa kayo na matugunan din ang kanang mga sakit na kanyang pinagdadaanan. Gayun din, Panginoong Diyos, ang kalubusan ng kagalingan ng kapatid na Mary Abugan, na kung saan, Panginoong Diyos, ay nakalabas na mula dyan sa St. Luke Medical Center, Panginoong Diyos, pero kailangan pa rin ang patuloy niyang kalakasan at kagalingan, Panginoon, marapatin niyo. At matugunan din ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Ang kapatid na Nore Bibat dyan sa Cebu ng Visayas, pagpalain niyo, Panginoon, nang sa gayon ay magimayos din ang kanyang kalusugan at kagalingan, Panginoon. At gayon din ang kanilang mga pangangailangan matugunan at gayon din ang kapatid na Pastor Fe Tagalikod ng United Methodist Church dyan sa Santiago City, Isabela, Panginoong Diyos,
na kung saan inaospital din pagpalay mo siya nang sa kayon ay makantan niya ang lubos na kagalingan at kalakasan na ipagpatuloy niya ang kanyang ministeryo sa iglesia at ang kanyang trabaho, Panginoon, sa City Hall. Lord Jesus, ang kapatid na Maharlika ng Calaca, Batangas, Panginoon, ang patuloy na kagalingan at kalakasan na kailangan niya, Panginoong Diyos, ipagkaloob mo. Palayan ang kanyang buong pamilya at sa lahat ng kanilang pangailangan. Gayun din ang kapatid na Marisa Ruiz Vallejo, Panginoon, ng Hermosa Bataan, Panginoong Diyos. Tulungan mo siya sa kanyang mga naranasan anxieties, mga problema na kung saan ay kadahilanan ng kanyang panghihina. Panginoong Diyos, palakasin mo at alisin mo, Panginoon, ang anumang pinag-uugatan ng kanyang anxiety at problema, Panginoong Diyos, nang siya ay maibsan at nang sa gayon ay magimayos ang kanyang kalusugan na pinagpapala mo ang kanyang buong pamilya. Ang kapatid na Jose Tamayo, Panginoong Diyos, pagpalay mo yan sa kanyang pinagdadaanan, Panginoon. Nakaramdaman at ilapat po ninyo sa kanya, Panginoong Diyos, ang karampatang kagalingan, Panginoon, at kalakasan at pagpapana para sa kanyang pamilya at sa lahat ng pangangailangan matugunan, Panginoong Diyos, sila po'y mula dyan sa dinalupihang bataan. Ang kapatid, Panginoon, na Vicky Angeles na nandiyan sa Ace Hospital, Lord Jesus, ang kalubusan ng kagalingan at kalakasan ng kapatid na ito with your blessing sa kanyang pangailangan sa pamilya, Panginoong Diyos, at gayon din na pagpatuloy na pagpalain mong pagamutan. Nang sa ganoon ay magmangibisang kasangkapan at ganyan mga frontliners, Panginoon, na kinakasangkapan po ninyo. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Eva Estrella Reyes, Panginoong Diyos, dyan din sa bandang bataan, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, nang siya ay malutasan at makaramdam, Panginoong Diyos, ng inyong kagalingan at kalakasan, Panginoon. Umasa kami na yan ay kanyang makamtan, Panginoong Diyos, ng lubusan. At gayon din, Panginoon, kapatid na Felicito Cruz, Panginoong Diyos, ang pagtaas ng kanyang uric at creatinine. At gayon din ang kanyang dinaranasan, Panginoon, na gout sa bahagi ng kanyang mga daliri, Panginoon, at gayon din sa kanyang tuhod, Panginoong Diyos, tulungan mo siya nang maibsan at malunasan, Panginoong Diyos, ang kanyang pinagdadaanan na sakit at magimayos ang lahat, Panginoon, pati na ang kanyang buong pamilya. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen, kasamang aming panalangin na pagpapala mo sa buong bansang Pilipinas, sa kabuuan, sa lahat ng bansa at sa lahat ng tao sa buong mundong ito, sa buong kalikasan, sa buong daigdig at buong kalangitan. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede at amen sa Panginoong Diyos at gayon din po ang karagdagan pa na mayroong karamdaman. Ang asawa ng kapatid na Bernalice Grace Roberts na si Jerry Roberts, Panginoon, na kung saan ay mag-undergo, Panginoon, ng triple bypass ang kanyang puso, Panginoon, sa October 26, 2020, Panginoong Diyos, sila po'y nandyan sa bandang Maryland, United States of America, Panginoong Diyos, pagpalain mo siya at ipagkaloob po ang kalubusan ng kagalingan, Panginoong Diyos. At pagpalain mo ang pagamutan na kung saan ay tumatalima sa kanya, Panginoon. O Diyos, pagpalain mo ang buong pamilya ng sa gayon, Panginoong Diyos, ay tunay nga naman na matugunan ang kanilang pangailangan. Pagpalain mo silang lahat dyan sa West Virginia, United States of America. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede, amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon at napakasarap po na manalangin sa ating Panginoon. At ngayon ay tanggapin natin ang napakasaganang pagpapala ng Diyos Ama, ang patuloy na pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Kristo.
gayon din ang kanyang Santong Espiritu sa kanyang pagkikipilas, paghahari sa atin upang tayo ay dulutan ng kagalakan, ng kapayapaan, ng pagtatagumpay sa lahat ng panahon simula ngayon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, Amen sa ating Panginoon, at batiin natin ang mga kapatid na kung saan ay mag-celebrate ng kanilang kaarawan sa buhay. Yes, Reverend Rodella Serrano, Administrative Pastor of Luke 418 Methodist Church dyan sa Sabarte Road ng Camarin, Caloocan City. At ganyan din kapatid na Reverend Gerardo Joy Lee ng ating church dyan sa bandang Silang, Cavite. At ganyan din kapatid na Eddie Boy at Tangonan. Yes, kapatid na Rosalyn Sabado Galapia ng Kabato ni Isabela, pero nandun sa bandang Beirut, Lebanon. Ang kapatid na Jocelyn Joaquin ng Manila City. Si Laibab Can Bernardo, Australia. Halaga yung pangalan niya, Baby Zila. Yes, mula dyan sa Puerto Princesa. Puerto Princesa, isa sa mga probinsya ngayon ng kabuuan ng Palawan. Yes. At gayon din ang kapatid na Mary Rose Elegado ng San Mateo Isabel. At gayon din ang kapatid na Mayna Lubua Garo. At gayon din ang kapatid na Warley Santos Lampitok ng San Mateo Isabela. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At sila po ay ating ipanalangin, aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nakikiisa sa pagdiriwang ng karawan ng mga kapatid na ito, at maging sila na hindi nabanggit ang pangalan, hindi namin kilala, saan man sila dako, naroon sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo, kasama po lahat ng mga sanggol na pinanganak sa araw na ito, Panginoong Diyos, ay patuloy mo silang dulutan ng kagalakan at kasiyahan at kalakasan at malusog na pangangatawan, Panginoong Diyos. At marami pang mga taon ang dumating sa kanikalilang mga buhay, Panginoong Diyos, na punong-puno ng kasaganaan, na punong-puno ng pagtatagumpay, at punong-puno, O Diyos, ng mga hamon. At gayon din, Panginoong Diyos, na punong-puno ng challenges, Panginoon, upang sa ganun ay magpatuloy sila na namubuhay ayon sa iyong kalooban at naisin, na nandoon ang kanilang marugdob na paglilingkod, ng kanilang pagtatapat sa lahat ng larangan ng kanilang mga buhay, Panginoong Diyos, at gayon din na patuloy na nabibiyayaan ang kanilang mga pamilya na kinabibilangan, at gayon din ang kanilang mga dako na kung saan sila naglilingkod at nagtrabaho. Panginoong Diyos, gayon din po ang mga sanggol na ito, at pagpalay mo sila sa lahat ng panahon, at nawa, Panginoong Diyos, sila'y magsilaki na mayroong takot at pananampalataya sa inyo. At patuloy, Panginoong Diyos, na pagpalay ng kanilang mga pamilya na umaaruga sa kanila. At sila'y magkaroon ng bright future sa mga darating na panahon. In the mighty name of Jesus Christ, ito pong aming panalangin ng pagpapasalamat at pagtatalaga ng buhay para po sa lahat po ng nagdiriwang ng kanilang karawan. Amen at amen sa Panginoon, at atin po silang handugan ng awit na ito sa kanilang napakahalagang birthday sa araw na ito, at amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Mabuhay ka naw at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Inihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating,
ingatan ka sa hirap at laging laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na waag iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig na waag iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Yes, a happy, happy birthday po sa lahat ng mga nagdaraos ng kanilang kaarawan sa buhay. Palakpakan po natin sila. Lahat po ng mga birthday celebrants, saan man dako kayo, naroon sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo. Praise the Lord! Hallelujah! At kami po ay nakikisama sa inyong kagalakan. Yes, palakpakan po natin sila. Gayon din natin po i-cheer ang kanilang mga pamilya na kinabibilangan. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Panginoon, at sa gitna ng panahon na ito na kung saan ay makulimlim, na kung saan ay meron pong panibagong bagyo, at na kung saan ay umulan po sa pagkakataon na ito, ay sabihin natin sa ating Panginoon na showers of blessing, at umulan na umalan ang blessing ng Panginoon sa bawat isa atin, kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. At tunay nga naman, anumang panahon ang pinagdadaanan natin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay sumasalahat siya sa lahat ng panahon. Kaya po rin ang Panginoon, at gayon din natin pong tunghayan ang mga comment na ngayon, ay pasalamat po sa lahat po ng ating pakikisa sa ating episode 210 ng ating Ride On Ministry, at purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Thank you sa inyong mga pag-like, sa inyong pag-comment, sa inyong pag-follow sa ating page, at gayon din sa pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry. Mula Lunes hanggang Sabado, yes, alas 9 ng umaga, araw po ng Linggo, alas 10 po ng umaga, at purihin natin ang Panginoong Diyos, yes, ang mga comments sa pagkakataon na ito mula sa ating kapatid na yes, sa Lay Minister Leonora Dato. Yes, God bless Dato family, and shout out all of you dyan. Hello, hello dyan sa bandang Dubai. Palakpakan po natin dyan sa bandang Dubai. Yes, Dato family. Yes, ang kanyang comment, magandang umaga po, Bishop and Ate Jean. Yes, salamat po at po rin ang Panginoon. Gayun po lahat po sa inyo dyan. Kala ko po, walang ride-on ministry. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos at ginbula sa ating kapatid na yes, Brother Ronel Andicoy. Kanib po ng Yes, Living Water Methodist Church, Barangay Kabi ng Maribeles, Bataan. Yes, shout out to Lloyd Jan sa bandang Maribeles, Bataan. God bless Andicoy family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Good morning po. Maraming salamat gayon po sa inyo lahat dyan. At ginbula sa kapatid na Leonie Bautista Articolo, kanib po ng Depara United Methodist Church, Barangay Depara ng City of Caloocan, Metro Manila. Yes, God bless Bautista Articolo family. And shout out, hello hello sa inyo lahat dyan sa City of Caloocan, Metro Manila. Palakpakan po natin sila dyan, Articolo family. Sa kanya comment, bless a morning Sunday po, Bishop Litongonan family. God bless po. Maraming maraming salamat. Same to you all dyan. At ginmula sa ating kapatid na yes, kapatid na Maribik Dagyo. Yes, at puri ng Panginoong Diyos, at God bless at Dagyo family. At puri ng Panginoon, pagpalain kasi yung trabaho dyan sa bandang Cyprus. Yes, puri ng Panginoon, at shout out to Louis dyan sa bandang Cyprus. Hello, hello, at palapakan po natin sila na dyan, Dagyo family. Panginoon, ang kanyang comment, good morning Bishop. Maraming maraming salamat ganyan po sa inyo dyan. At ganyan din mula sa tigapatid na Lady Lacandasa ng Marilao, Bulacan. At shout out and hello hello dyan sa bandang Marilao, Butan. God bless Lacandasa family. Palakpakan po natin sila dyan.
Praise the Lord. Ang kanyang comment ay, good morning po, Bishop. God bless you. More ministry. Thanks po sa mga prayers. Welcome at salamat din at patuloy na pagpalain ka ng Panginoon at makamtan mo ang lubos na kagalingan at talakasan mo na din sa ating kapatid na Imelda Tolentino, kaanib po ng Beatitudes Methodist Church, Urani, Bataan. Yes, hello and shout at ulubid dyan sa bandang Urani, Bataan. God bless Tolentino family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay, blessed morning po, Bishop Tangonen family and Ride On Ministry. Purihin po ang Panginoon sa answered prayers. Happy anniversary po sa Urani Beatitudes Methodist Church. Yes, happy anniversary ang Ride On Ministry. Pinapaabot po ang aming regards and greetings sa Beatitudes Methodist Church, Urani, Bataan. Yes, God bless the ministry. Hallelujah, praise the Lord. Yes, palakpakan po natin ang taga-Urani, Bataan at Tolentino family at gayon din ang Beatitudes Methodist Church sa kanilang celebration ng church anniversary. Mabuhay po kayo at pagpalain lagi ng Panginoong Diyos sa inyong ministeryo at misyon at pagpalain lahat po ng inyong mga membro at gayon din ang inyong manggagawa dyan. Yes, palakpakan po natin sila. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, intercede, at ganyan din kahit na panahon ng global pandemic, maaari pa rin kayo na kung saan ay mag-celebrate ng inyong anniversary. Palakpakan natin ang Panginoon sapagkat sinasabi ng kapatid na ito, Imelda Tolentino, answered prayers sa ating mga pinapanalangin. Praise the Lord, hallelujah, palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes. Hallelujah, praise the Lord, ganyan din mo lang sa kapatid. Yes, and Nelda Nuna, ng member ng Capitol Methodist Church, yan sa bandang Sito Balanga, Bataan. Yes, hello, hello, and shout out ulit dyan sa bandang Sito Balanga, Bataan. Yes, God bless Nuna and family. Palakpakan po natin sila ng mataginting. Yes. Ang Panginoon ng kanyang comment, a blessed Sunday morning po, Bishop and family. God bless us all. Thank you very much. Same to you all, Jan. At ganyan mula sa ating kapatid na Betty Jane. Yes, mula sa ating kapatid na Nitsa Beaton. Yes, mula dyan sa bandang Bahrain. At hello, hello, at shout out ulit dyan sa bandang Bahrain. At pagpalain ng Panginoon, kabuuan ng pamilya Beaton. Yes, palakpakan natin sila dyan, lahat dyan sa Bahrain. At gayon din dyan sa kanilang probinsya, San Manuel Isabela. God bless Beaton family. Ang kanyang comment, happy blessed Sunday po everyone. God bless us all. I love you, Lord. Yes, po rin, Panginoon. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan sa Bahrain. Pagpalain ng Panginoon. Gayon din po na sa kapatid na Betty Jane Usala Berzosa ng Ilagan City, Isabela. Yes, shout out to Lubay dyan. At hello, hello. At God bless Usala Berzosa family. Palakpakan po natin lahat sila dyan sa bandang Ilagan City, Isabela. At gayon din. At gayon nakabuuan ng Luzon. Yes, ang kanyang comment. Blessed Sunday po, Bishop Lito. Ate Jean, and to all watching Ride On Ministry, yes, thank you very much. Bishop, please include my two nephews. It's their birthday today. Army Jan Usalia Jr. and Cesar Paula Usalia Castillo. Thank you very much, Bishop. Yes, keep us safe. God bless you and your family. Amen sa Panginoon. Yes, thank you very much din. At puri ng Panginoon ng Ride On Ministry ay pinaparating po ang pagbati sa dalawang kapatid na ito sa kanilang birthday at tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. Yes, in the mighty name of Jesus Christ, we pray and we join the celebration of birthday ng kapatid na yes, Army Jan Usalia Jr. and Cesar Paula Usalia Castillo. Panginoon, at pagpalain mo ang dalawang kapatid na ito sa kanilang pagdiriwang ng birthday and more birthdays to come sa kanilang buhay at pamilya, Panginoon, na kinabibilangan, Panginoong Diyos, at pagpalain mo ang kanilang buhay, ang kanilang pinagkakabalahan, pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang kanilang kalusugan, at lagi po ang kanyang protection at pag-iingat, pagliligtas sa kanila, Panginoong Diyos, at gayon din, Panginoon, na sila po ay maging blessing at pagkapala sa lahat ng kanilang kakadaupan, palad sa araw-araw, Panginoon, lalo na, Panginoong Diyos, ang kanilang buong pamilya na kinabibilangan, Panginoon, Usalia family at gayon din ang Castillo family, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede with thanksgiving and dedication. Amen at amen sa Panginoong Diyos. At awitin natin, happy birthday to you. Yes. Amen sa Panginoon. Palapakan po natin ang mga birthday celebrants na yan.
Hindi natin po i-cheer ang kanilang mga pamilya na kinabibilangan. Yes! Yes po rin na pinod dito mula sa ating kapatid na yes, at Deaconess Cynthia Espiritu Rigord ng Galilee Methodist Church sa bandang barangay militar ng Port Magsaysay, Sitompalayan, Nueva Ecija. Yes, God bless Espiritu Rigord family and shout out all of you sa Nueva Ecija, Palayan City. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay blessed the Sunday po, Bishop. Yes, thank you very much. Ganyan po lahat po sa inyo dyan. At ganyan po lahat sa ating kapatid na yes, Nila Tolentino Feria Manzano. Yes, purihan ng Panginoong Diyos. At mula dyan sa bandang Rizal, Nueva Ecija. At pagpalain ng Panginoon na kabuuan ng Feria Manzano family. And shout out ulit dyan sa bandang Rizal, Nueva Ecija. Palakpakan po natin sila. Hallelujah. Praise the Lord sa ating Panginoon sa Kristo. At kanyang comment ay blessed Sunday morning po, Bishop Leo Tangonan and family. Thank you very much. Same to you all dyan. Thank you po sa napakabiyayang mensahe ng, na aming narinig. More power po. Yes, welcome and to God be the glory. At gayon din po mula sa ating kapatid na yes, kapatid na kamag-anak. Yes, pe, Tangonan na Ginikaram ng Sanchez Mira, Cagayan, pero nandiyan siya bandang Saudi Arabia. And shout out all of you dyan. Yes, Ginikaram family sa inyong probinsya at gayon din dyan sa Saudi Arabia. At pakiingat kayo at palapakan po natin sila dyan sa Saudi Arabia, Sanchez Mira, Cagayan, Ginikaram na Tangonan family. Yes. Pagayon ang Panginoon kanyang comment, blessed Sunday to all. Yes, maraming salat ganyan po sa inyo lahat dyan. At din mula sa ating kapatid na Omenyang Torres Cruz, ang ating tafam mula dyan sa kanib po ng Bethel Methodist Church din sa barangay Magsaysay ng Dinalupihan, Bataan. Yes, God bless Torres Cruz family and shout out mula dyan sa Bataan, Dinalupihan. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Kanyang comment ay blessed Sunday po. Maraming salamat po kayo din po sa inyo at kayo din ang kanyang added comment. Amen to God all the glory. Thank you Lord. Yes, po rin ang Panginoon at tunay nga naman na sa tweet-tweet na to God be the glory at kayo din po lang sa ating top fan. Di ko nisip tumikos ng Magoong United Methodist Church ng Bayan ng Linamon na del Norte, Mindanao. Yes, hello and shout out to all of you dyan sa bandang Lanao del Norte, Mindanao, Bayan ng Linamon. Yes, God bless Tumikos family and of course your ministries and leadership to the church and community. Palakpakan naman natin sila lahat sa kabuuan ng Mindanao. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din ang kanyang comment, good morning Bishop Litongonan family and everyone. Yes, thank you very much at gayon din po sa inyo lahat dyan. Glory to God for everything we receive. Yes, birthday greetings for Catherine Redes Morito and for Leia Cagdan Balderrama. Yes, may God bless them mightily. Yes, in-extend po natin ating regards at manalangin po tayo. In the mighty name of Jesus Christ, we pray intercede with joyfulness and thanksgiving to you, Panginoon, sapagkat itong dalawang kapatid na ito from Mindanao, kapatid na Catherine Redes Morito and kapatid na Leia Cagdan Balderrama, Panginoong Diyos, ay tunay nga naman na sila po ay masayang-masaya sa silang kanilang selebrasyon ng kanilang birthday sa araw na ito, Panginoon, at inyo po silang katagpuin at kasamahin, Panginoong Diyos, at dulutan sila ng iba yung kagalakan at gayon din, Panginoon, ng kanilang pagpapasalamat at pagtatalaga muli ng kanilang mga buhay sa inyo, Panginoon, at pagpalain niyo, Panginoong Diyos, araw-araw sa titwin ng kanilang mga buhay, Panginoon, gayon din ang kanilang pamilya at sa kanilang mga pinagkakabalahan na paglilingkod at livelihood, Panginoong Diyos, and more and more blessings and years, Panginoon, na dumating sa kanilang buhay, Panginoon, na nalipos ng kagalakan at pagtatapat at gayon din nalipos ng kasaganaan at gayon din na malusog na pangatawan. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede that amen, amen sa Panginoong Diyos at happy birthday to you. Palakpakan po natin silang dalawa na nagse-celebrate ng kanilang birthday dyan sa Mindanao. Yes! Atin naman i-cheer ang kanilang pamilyang kinabibilangan. Praise the Lord. Yes. Hallelujah. Puri ng Panginoon at ganyan mo na sa ating kapatid na Tacy De Guzman ng Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan. Yes. God bless the Guzman family and shout out to the dyan sa bandang Hermosa, Bataan. Palakpakan po natin sila lahat dyan, De Guzman family. Ang kanyang comment ay, good morning,
Bishop Lead Pangonan Blessed Sunday Pope, continuous po ang prayer request ko. Sama ko po sa sarili ko, SSNPP, tugunin ni Lord ang prayer ko. God bless po and your family. Amen, amen, amen. Yes, manalangin po tayo sa ating Panginoong Diyos. Darinig po ninyong prayer request ng kapatid na Tacy D. Guzman. Panginoon, anuman ang kabuuan ng prayer request na yan, ikaw po, Diyos, ang nakakaalam at gayon din siya. At nandiyan ang kanyang puso, Panginoon, na tumatalima sa inyo at sana po, Panginoong Diyos, sa inyo pong dulutan ng katuparan ng kanyang kahilingan, Panginoong Diyos, with your blessing para po sa kanyang buong pamilya at gayon din sa lahat ng kanilang pangailangan sa araw-araw at gayon din po, Panginoong Diyos, na lagi-lagi po nakamainam at maayos ang kanilang kalusugan, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes. Amen sa Panginoon. Maniwala ka, kapatid na Tessie de Guzman, at matutugunan ng iyong prayer requests. At ganyan po muna sa ating kapatid na Chingo Kazan ng Cebu, Visayas. Yes, God bless you and the whole family. And shout out ulit dyan. Hello, hello dyan sa bandang Cebu at kabuuan ng Visayas. Palakpakan natin ang kabuuan ng Visayas. Chingo Kazan family, palakpakan po natin sila lahat dyan. Yes, amen, amen po sa Panginoon. Good morning, Bishop. Yun ang kanyang kanyang comment. Good morning all. Yes, with the very colorful rainbowic colors ng kanyang mga emojis. Napakarami pong mga prayers yan at gayon din ng mga heart at gayon din ng mga wave, mga tao. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos at thank you, Bishop, for the prayers. God bless po. Yes, purihin natin ang Panginoon na walang anuman at to God be the glory. At gayon din po mula sa ating kapatid na Leia. Yes, sa Leia Kagdan Balderrama, yes. Yeah, yes, yun po isa po sa mga birthday celebrant sa araw na ito at purihin natin ang Panginoong Diyos. Yeah. Replying to Ruta Tumikos, thank you very much. God bless, yes, purihin ang Panginoon at God bless Kagdan Balderrama family and of course yung lugar nyo dyan sa inyo at purihin ang Panginoon, palakpakan po natin sila lahat dyan, yes. Sa Balderrama family, purihin ang Panginoong Diyos at ganyan mo na sa ating mga kapatid. Yes, kapatid na Auntie Lilia Boromio ng Nagilian Isabela. Kumusta po kayo at kumusta ng kalusugan ninyo? At purihin natin ang Panginoong Diyos at shout out ulit dyan at hello hello at purihin Panginoong Diyos. Ingatan po kayo lahat dyan. Palakpakan naman natin lahat dyan sa banda Nagilian Isabela, Boromio family. Yes, ang kanyang comment ay maraming salamat po, Bishop, sa marubdob mong yung panalangin sa aming dalawa ng Uncle mo, Rolly. Ulit naatake ako ng Bishop, nakahiga ako at may kasama po kasi puso ngayon. God bless po sa ministry and family niyo po. Yes, po rin ang Panginoon and Lord Jesus Christ, we continue to pray for the general condition of Auntie Lilia Boromio, Panginoon dyan sa Nagilian Isabela, Panginoong Diyos. And, we continuously reiterate our prayer for her health condition, Panginoon, at makamtan niya, Panginoong Diyos, ang kalubusan ng inyong pagpapagaling at maiba yung kalakasan at maayos na kalusugan, Panginoon, matamon niya, Panginoong Diyos, sa kanyang kalagayan. And of course, with your blessing sa kanyang buong pamilya at gayon din sa pangailangan nila sa araw-araw at gayon din ang buong pamilya ng kapatid ng Uncle Rolando Mariano, Panginoon, ang kanyang asawa nasa Mindanao, ang kanyang anak ay nandiyan sa Novaliches, Caloocan City, Panginoong Diyos. Pagpalain mo silang lahat ng maayos na kalusugan at ang gayon din ang karampatan na kagalingan pangailangan nila. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa Panginoon. Pakaingat po kayo dyan at patuloy pa na pagpalain ng Panginoon. Maraming maraming salamat po sa lahat para mga pagko-comment after this live streaming at gayon din sa mga kapatid natin na kung saan hindi man sila nakapag-type ng kanang kalilang comment ay bahagi sila sa ating gawain sa episode 210. Araw po ng Sunday, October 25, 2020. Yes, kasama natin kapatid na yes, hello, hello and shout out to the Santos and Tamayo families dyan sa bandang
Punturin City Valenzuela, yes, Metro Manila, sila po yung mga kaanib ng Trinity Methodist Church. Ang kapatid na Joy Santos, kapatid na Helena Santos, yes, Nanay Helen. At ganyan kapatid na Willie Tamayo, at ganyan din ang kanyang mahal na asawa, Lisa Santos. And Guillaume ang kanilang anak. Yes, puri ng Panginoon. And may the Lord continue to bless you and to be with you with His protection and guidance at ang kanyang pagliligtas at pagtugon sa lahat ng inyong mga pangailangan at maging maayos lagi ang inyong mga kalusugan dyan sa inyong kalalagayan in the mighty name of Jesus Christ. We pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At ganyan mo na sa ating kapatid na Love Alsaga. Yes, ang ating inanak mula dyan sa Malabon City, Metro Manila. Shout out to Lord dyan at God bless Alsaga family. At ganyan din ang kapatid na LB Andicoy ng kanib po ng Yes, the Living Water Methodist Church ng Barangay Kabgabi ng Maribeles, Bataan. Yes, God bless Andicoy family. And shout out to Lord dyan sa Maribeles, Bataan. At ganyan mo na sa ating kapatid na DS, dating DSE, Reverend Hilardo Eugenio ng yes, sa mataas na Covenant Methodist Church ng mataas na kahoy dyan sa bandang yes, General Natividad Nueva Ecija. God bless you and your family. And shout out to Lubid dyan. At ganyan mo na sa ating kapatid na yes, Tin Coming, kaanib po ng Luke 480 Methodist Church dyan sa bandang Sabarte Road ng bandang Camarin na yes, Caloocan City, Metro Manila. God bless and shout out to Lubid dyan. At sa lahat pa na makikibahagi, and shout out to with you, at palakpakan po natin sila lahat, yes. At purihin natin ang Panginoong Diyos, at itsira man natin ang kanilang mga pamilya na kaya bibilangan, yes. Purihin ang Panginoong Diyos. Aming Ama at aming Panginoong Diyos, patuloy po namin ay pinapanalangin po lahat po na nakibahagi sa napakahalagang episode ng 210 ng Ride On Ministry, Panginoon, at gayunin sila na manunood pagkatapos nito, Panginoong Diyos, pagpalain mo silang lahat, pangunahan, at ikaw po ang siyang na magkaloob, Panginoon, ng kanilang mga pangailangan, at dulutan mo sila ng kaligayahan, ng kapayapaan, Panginoong Diyos, at gayun din ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw, at gayun din na maayos lagi po ang kanilang mga kalusugan, Panginoong Diyos. At tutulungan po sila sa lahat ng kanilang mga pinagdadaanan sa araw-araw. In the mighty name of Jesus Christ, ibinabalik po namin lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus naming Panginoon at Tagapagligtas. Yes, ang Ride On Ministry ay patuloy po na ipinapaabot po sa atin na God bless and protect us all always. Stay safe and healthy always and be kind to others always. To God be the glory always and forever. And amen at amen sa ating Panginoong Diyos ang Ride On Ministry sa oras na ito ng 12:10 ng katanghalian tapat ay pansamantala po na nagpapaalam po sa bawat isa sa atin. Pero tayo po ay magkita-kita bukas alas 9 ng umaga para po sa episode 211 ng Ride On Ministry. If you have your personal and family prayer requests, at gayon din ang meron kayong mga igrigrit na mag-birthday, at i-type nyo lamang po at ipaabot sa ating messenger o maging sa panahon ng ating live streaming. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos at ibalik natin ang lahat ng papuri at pasalamat sa banal na Panginoong Diyos at babay po sa bawat isa atin, and may we experience and enjoy kung ano man ang nakahanda na ating pong pananghalian sa ating hapagkainan, at gayon din na may we enjoy to the whole of the day and of course the whole of the night until we face another again, another new life and new beginning and a new day na kaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At patuloy lang na enjoy natin ang buhay to the fullest with Jesus Christ as our personal Lord and Savior, and with the indwelling of His Holy Spirit abiding in us and providing the guidance, the protection, the empowerment, and the success and victory. Kaya babay po sa bawat isa at hinatulihin natin ang ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na ito. Yes.